Panginoong Jesus Nazareno. Ngayong ayon ay magpon, sambahin ang buon. Kapiwang tayo sa ating dibusyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri at ay namin sa iyo. Ngayon ang nalangin at sa mo ang bayan mo. Gahong Jesus Nazareno, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga diboto, araw ni Jesus Nazareno. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y sama-samang nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Araw na kung saan iniaakyat natin ang lahat ng ating panalangin at pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa iyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob
at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karuwahe, sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan, tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran, lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo, sasabihin nila, hayaan ang Ninibe, sino ang tatangis sa kanya, at saan ako hahanap ng aaliw sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala nang Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napagagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Iyahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad, ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingiling ko ang sa aki nasusuklam. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inusin sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao
makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kaniyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para makabalik sa kanya ang kaniyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang kaniyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kaniyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan pa sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo pong lahat ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang pwedeng makatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat ng buhay. Bawat isang tao may kanya-kanyang pasanin o krus na dinadala. Bata man o matanda, mayaman man yan o mahirap, ordinaryong tao man o professional, matalino man o mangmang, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Uulitin ko po, ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan sa buhay. Wala pong exemption diyan. Hindi exempted ang mga pari, mga obispo, mga madri, at mga reliyoso. Lahat po tayo bilang mga tao, may mga pagsubok at may mga krus na dinadala sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga masasabi natin sa ating karanasan bilang mga tao, may mga pagsubok na magaan. Yung iba, pagsubok, mabigat, na minsan pa nga nararamdaman natin parang hindi na kaya nating yakapin at harapin ang mga suliraning iyon. Yung iba namang hamon sa buhay, susubukin tayo kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno na nauna na siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno hindi din exempted sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa katunayan, una niya yung naranasan kaysa sa atin. Kaya nga anong sabi niya? Kung ibig ninumang sumunod sa akin, una, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Ikalawa, pasanin ang kaniyang krus. At ikatlo, sumunod sa akin. Dinugtong pa niya ang naghahangad na maligtas ang kaniyang buhay ay ang siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito.
kung pagninilayan nating mabuti ang sinabing ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang kanyang naging buhay. Uulitin ko po, yung mga pahayag na ito ni Jesus Nazareno, ito mismo ang naganap at nangyari sa kanyang buhay. Una, sumunod siya sa ipinag-uutos ng Diyos Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan ninyo itong mabuti, tignan ninyo ang ating altar. Pinasan ni Jesus Nazareno ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang basta pinasan niya ang krus. Sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga po kung babalikan natin ang kanyang naging buhay, hindi naging madali ang buhay ni Jesus Nazareno, bagamat siya'y totoong Diyos. Tingnan ninyo, kinapuutan siya ng mga Hudyo at mga Pariseo. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumulwak sa kaniyang mga katawan ang kaniyang sariling tubig at dugo. Sinaktan siya ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno noong pumasok siya sa mundo ng mga tao. Tingnan ninyo, nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at sakim. Kaya nga sa araw na ito, tayo pong lahat pinapaalalahanan na kagaya ni Jesus Nazareno, maging matatag din tayo sa anumang hamon ng buhay. Kagaya ni Jesus Nazareno, huwag tayong bibitiw sa ating pananampalataya. Huwag tayong agad susuko. Ialay nating lahat ang ating mga paghihirap sa ating Diyos, alang-alang sa pagsunod sa mabathalang kalooban ng Diyos Ama. Alam po ninyo, noong Biyernes, pagkatapos po ng mga misa ko dito sa Quiapo Church, nagtungo po kami sa Balesteros, Cagayan, sa Tugigaraw. Mahigit 15 oras po ang ginugol namin sa pagbiyahe. Kasama ko po ang ilang staff ng Quiapo Church mula sa ating social service ministry. Inihatid po natin ang mahigit 500 relief goods sa mga pamilya doon na hindi naaabutan at hindi natutunton ng mga tulong at ayuda. Pagkatapos noon, mahigit 500 school supplies naman po ang ating ibinahagi at ipinamigay sa mga pinakamahirap na bata sa komunidad nila. Maraming mga kapatid natin at katutubang ITAS ang bumaba pa mula sa bundok upang makatanggap ng mga kaloob na inihanda ng tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, habang binibigay ko sa kanila ang mga relief goods at school supplies, talaga namang napaluha ako dahil napaisip ako.
Ilang batang Pilipino kaya ang mga walang kagamitang pampaaralan ngayong simula na ng pasukan? Ilang kabataan kaya ang walang tamang akses sa kalidad na edukasyon? Ilang pamilya kaya sa buong Pilipinas ang sa kasalukuyan ay nagugutom at walang makain? Ito ba ang ibig sabihin ni Jesus Nazareno na pasanin ang ating mga krus? Mabuti na lamang po at may mga katulad ninyo na handang tumulong at magmalasakit. Ang mga relief goods at school supplies po na aming binahagi ay galing sa inyong lahat, mga deboto ni Jesus Nazareno. Ito po yung aming inipon mula sa mga offering sa misa noong novena kay San Juan Bautista. Ang iba naman, galing sa inyong mga donasyon. Araw-araw po, may nagpapadala dito sa simbahan ng Quiapo ng mga tulong tulad ng bigas, tubig, kape, asukal, noodles at dilata. Marami sa kanila ayaw magpakilala. Sadya namang nakakataba ng puso. Maraming kadiboto natin may malaking puso upang tumulong at magmalasakit sa kapwa. At higit sa lahat, kayong lahat din na nagsisimba dito, dahil din sa inyong mga munting kaloob at munting alay tuwing misa, anumang liit o laki ng inyong ibinabahagi, kapag pinagsasama-sama, nagiging malaking puwersa. Kaya kahit hindi man kayo pisikal na makapunta sa mga lugar na iyon, ang inyo pong tulong at kaloob ay naglalakbay saan mang dako ng Pilipinas. Kaya alam po ninyo, ang outreach program na ito ay tinawag naming Hapag Debosyon Alay Misyon mula sa puso ni Jesus Nazareno. Dahil tayo pong lahat na mga deboto, naniniwala tayo na ang ating pagdedebosyon, tinutulak tayong lahat upang magmahal, upang magmalasakit at makagawa ng pagkakawang gawa sa masigit ng nangangailangan. Kaya pwede bang palakpakan natin ang bawat isa na may mabuting kalooban at magandang hangarin para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan? Kaya nga po, ang buong buhay ni Jesus Nazareno, inialay niya bilang tanda ng kaniyang dakilang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ipinakita niya na ang kaniyang buhay nakalaan upang maibahagi sa atin ang pag-ibig at malasakit ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa tuwing tayo po ay nagsisimba at nagdarasal dito mismo sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno, at sa tuwing atin pong pinagmamasdan ang kaniyang mapaghimalang imahe, naway mas lalong lumakas pa ang ating mga loob upang huwag tayong sumuko sa iba't ibang hamon ng buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Anumang pagsubok na sa kasalukuyan ay ating kinaharap. Kung napagtagumpayan ni Jesus Nazareno ang lahat, makakaasa tayo, hindi niya tayo iiwan sa labang ito at sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ang wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit at purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapamilya at kamag-anak natin na may malubhang sakit at karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain sa kasalukuyan, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatin na ba'y Satanan, di nagbibigay buhay, biyayang ano mo, di aming inaalay, aming ining pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang mga upo na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihat niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para ng mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, halimbawa mo ninyo ang siyang gabay sa buhay ko. Higit man ng pasakit at pagsubok may walang patid, kasama mo sa yapak mo, lahat ito'y maitatawid. Ang langit ay abot kamay, Panginoong Jesus Nazareno. Natulad mo ang pag-ibig, ang siyang daan sa buhay ko. Mahirap mang magpatawad, alay ang lahat sa buhay ko, ikaw ang siyang minamahal sa kapwa ko't larawan mo. Kapayapa at pagkakaisa, mahal na poong Jesus Nazareno. Dalangin ng bayan mo, may hiduwaan nagtatalo. Sa krus mo ay pinakorin ang salang sugat ng mundo, pag-ibig mo'y nagbubuklod, sa misa mo'y nagsasalo.
sa amin, mahal na mong Jesus Nazareno. Kanyang dugo, ang nais mo'y malaman ko. Walang maniw na pag-ibig, salita mo sa buhay niya'y sambit. Inang Maria, Inang mahal, sa mong dugo'y pinakamit. Salamat po, 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 salamat po. Announcement, kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali sa darating na 15 ng Agosto sa ganap ng alas 5 ng hapon ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa patuloy at walang patid na paghahandog at pagbabahagi ninyo ng inyong mga tulong at donasyon dito sa simbahan ng Quiapo, sa tahanan at lambana ni Jesus Nazareno. Patuloy po ang aming panawagan sa inyong pagkakaloob ng mga ayuda tulad ng bigas, ng mga delata, ng mga noodles, mga tubig para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Lagi po naming sinasabi sa inyo na hindi lahat dapat magtatapos sa debosyon. Dapat ang debosyon
nagtutulak sa atin upang magmalasakit sa ating kapwa at makipagkapwa tao. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid kay Kristo, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. At kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok na buhay, tatlong mahahalagang bagay itinuro sa atin ni Jesus Nazareno. Limutin natin ang ating sarili, pasanin natin ang ating krus, at sumunod tayo sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa inyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahe at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala rin na ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, inihiwag pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati